suspect list. Aaron, welcome. Ako po si Aaron Villaflor, 33 years old. Ako po isang aktor. Kilala ako sa mga teleserye, pelikula at kung ano-ano pa. Aaron. Kuya Ann? Aaron. Aaron man. Tinginan niyo. Nung nakita ko lahat ng mga kalaro ko, kinabahan din naman ako. Bilang aktor, kaya naming umiyak, tumawa, kaya naming magpanggap. Aaron, long time no see. Long time, Papa Luis. Uy! Luis! Galit sa'yo, Aaron. Don't touch me. Hindi kita lang dito ako magpanggap. Don't touch me. Ibang nakakalapit sa'yo, ano kaluluwa yan? Aaron, ikaw ba tingin mo lamang ang pagiging isang gwapo sa mga ganito na ikaw ay isang suspect? O hindi kaya tingin mo mas pag-iinitan ka dahil ikaw ay gwapo? Ba't hindi mo tinanong sa akin? Ano to? Racist ka ba? Racist! Ang unang-una dito, hindi mo malang tinanong Papa Luis, na ganyan. Siguro lamang yung pagiging actor ko. Dahil kahit na may mga personal time problema sa buhay, pero pagdating sa trabaho, di ba? Eh, pagdating sa trabaho, hindi ka na muna pumunta dito. Kaya pa rin natin i-justify yung pagiging actor natin once na nagtatrabaho kasi tayo. Kasi Aaron. Ako ang duda ko kay Aaron talaga. Dahil si Aaron, ang taong hindi ko dapat pinagkakatiwalaan pagdating ng panahon. Pero ito nga, dahil kayo napagbitangan sa isang matinding kaso at katunayan, may mga dala kayong mga evidence box. Tama? Yes. Balita ko ang salarin na kung sino man ang evidence box na may naglalaman na bato, siya ang hinahanap natin na salarin. Kailangan natin matuntun sa tamang hinala. Ano nga ba ang kaso kung saan nadawit kayong apat? Ito ang kaso. Alas 7 na at tapos na ang flag ceremony. Pero takang-taka ang buong klase na wala pa si class president. Hindi po namin alam eh. Pero kilala po namin class president namin na hindi nalilate sa klase. Nagulat na lang ang lahat nang nakita nilang hingal na hingal at maiyak-iyak si class president. Hindi ko po alam na nangyari ngayong araw na to. Ang ganda ng umaga ko. Sa ilang taon na nag-aaral ako sa school na to. Ngayon lang nasira yung record ko na maganda. Masaya ako sumakay sa jeep. Sa pagbaba ko ng jeep, hirap na akong maglakad. Dahil sa pag-aalala ng mga kaklase, binuhat nila ang bag ni class president at nagulat sa bigat nito. At nang binuksan nila ang bag, sumambulat ang isang malaking misteryo. Isang malaking bato ang nasa loob nito. Kung sino naglagay sa bag kong to? Kung sino ka naman? Galing mo, sinira mo yung maganda kong record. Kaya ang tanong, sino? Sino ang naglagay ng mabigat na bato sa bag? Seryoso ang akusasyon yun, ha? Bato? Grabe naman. Sa dinami-dami ng pwedeng ilagay, bakit ba ito pa? Di sana pinag-gym mo na lang, di ba? Pinag-buhat mo na ng weights. Pero it's a very serious case we should bring justice to. Sino ang naglagay ng mabigat na bato sa bag? Yun ang kasong hinaharap natin ngayon. At isa sa inyo... Ito, masakit. Bakit yung lumabas? Lumabas ka ba? Yung acting mo, makusyaw eh. Isa sa inyo ang gumawa niyon. Siya ang hinahanap natin na salarin. At tandaan nyo, kayo siyempre mga inosente ay gagawin ang lahat para malaman kung sino ang salarin. At ang salarin naman ay gagawin ang lahat para maitago ang kanyang identity hanggang dulo. Hindi ako yung magiging kalmang salarin. Yung guguluhin ko talaga yung buhay ng mga suspects ko. At kung sino man ang makahuli kung sino ang salarin ay may 20,000 pesos. Samantala kung hanggang dulo, eh hindi malaman kung sinong salarin. Siya naman ang may 20,000 pesos. Pero pinakamaganda dito, hindi lang ako investigador dahil meron tayong isang informant na medyo nakita niya po nung pangyayari sa mga krimen at tutulungan tayo, bibigyan tayo ng mga clues para malaman natin ang identity ng hinahanap natin. Pero syempre, may mga fact-finding missions yan. May mga clue tayo para malaman kung sino nga ba ang gumawa ng karumal-dumal na krimen na yon. At ito ang unang sasabihin ng ating informant.
Hindi ko rin alam kung bakit niya kailangan maglagay ng ganun sa class president. Imposibleng naiingit siya sa kanya kasi sa pag-aaral, nakakakuha siya ng award na... Sa pag-aaral, nakakuha siya ng award na. Binitin tayo ng ating informant. At para maituloy ng informant ang kanyang kwento, ay kailangan niyong gawin ng isang fact-finding mission. At kung kayo ay nanaig, ibig sabihin, itutuloy natin ang clue. At ito ang mga guidelines para sa fact-finding mission. Ipakita ang file, please. Para malaman kung anong award sa pag-aaral ang nakuha ng salarin, kailangan mahanap ang mga papel na may nakasulat na notes sa makikita lamang gamit ang black light at maisulat sa board. Merong 10 na salita na kailangan niyong mahanap at meron kayong 15 minutes para gawin ang mission nito. Isa sa inyong tatlong pinaghihinalaan ko dahil isa sa pinakamabait na kilala ko si Kuya Bayani, hindi siya gumagawa ng masama. Nag-aral ako para maging mabait. Ni minsan hindi ko nakitaan yan o naringgan ng kahit anong kwento ng kalokohan at lahat-lahat. Yung salarin, eh, baka gagawa ng paraan para isabotahe ang mission nyo. Para hindi mahuli kung sino ang salarin. Kaya naman, good luck sa inyong fact-finding mission. Pwede na kayo lumabas at pumunta sa scene of the crime. Yung pinakatingin kong medyo suspicious na tao sa amin, itatry kong ilihis siya sa posisyon na importante para lang mas safe at mas mabilis namin magawa or magawa talaga namin, di ba? Tumihirapan ako dito kasi magagaling at saka matatalino ito. Hindi ko alam kung sino talaga yung salarin at kung sino yung inosente. Kalat! Hala! Di ka nagligpit, Kuya Yanni. Baka ito yung sabusan, ha? At dahil high-tech kami dito sa tamang hinala, gagamit sila ng black light para malaman yung mga secret na hinahanap natin mga words. Scene of the crime, ang gulo! Gusto ko yung makalat na area kasi more challenging siya. So I was like, okay, the game is on na talaga. Ikaw, Aaron, sobrang yes. Ano ka ba? Ma-award ka bang student? Di naman. Sakto lang. Ano award? Most friendly, ganun. Oh! Most friendly ba? Di ba lang yun? Habang naghihintay ng signal para sa pagsisimula ng kanilang first fact-finding mission, mukhang kanya-kanya ng style sa pagtatanong ang mga suspects. Ang naalala ko lang nun, nung high school ako, palagi akong sinasalang sa mga Mr. and Miss, nutrition man, ganun. Ang ganda. Pero ikaw, Mutya! Ito, alam ko, matatalino itong dalawa na. Ano ang grades mo nung elementary ka? Average mo? Actually, I'm homeschooled po. Pinakamataas ka, 97. Ay, grabe naman yun! Tatlo na lang? 100 na? Si Nicole. Ito, alam ko. Ano tayo, 100 kasi. 100 yan o 120? 97 din, 97. Kalina sa sinit. Saka nag-graduate ng college? Ateneo. Yaman. Wow! Alam mo, galing... Yaman! Alam mo ba, galing ako ng Ateneo? Galing ako Ateneo. Nagtinda ako ng pongkan. Ay, ikaw, Nicole. Anong favorite subject mo ng school? English. Sa Ateneo? Sa Ateneo, English and Literature. Ano bang course mo? Economics. Dapat matalino ka sa economics. Ikaw ba, Yanni? Ano sports mo? Puro mat, eh. Boxing, oh. Basketball. Boxing. Tsaka swimming. Boxing! Hoy, ito na! Pusan ako! Class dismiss! Hindi, ito, pisa na! Ako yung magaganon, asa yung ganon? Oo nga, ikaw magsusilaw! Ay, ako pala magsusok! So, kami ni Mutya maghahanap. Oo, teka, asan muna yung black light? Yan lang yan? Bawli ako. Hindi gagalawin? O sige na, maganda na kayo, bilis! Magawa kaya ng mga suspects ang unang fact-finding mission? Alamin nga natin kung nakatutok ang mga katropa ay special agent ka rin. Pasok! Mga katropa, handa na ba kayong magmatsyag at umusisa ulit para sa ating mga pabuya? Gawing swerte ang weekend nyo, mga katropa, dahil andito na ulit ang... Tamang Hinala. Ako po si Karina Bautista
ang special agent, nakasama pa rin ng ating lead investigator na si Luis Manzano. At today, ang iimbestigahan natin ay kung sino ang naglagay ng bato sa bag. Mabigat na bintang yan. As in, mabigat ha, mga katropay. Literal po na mabigat. Kaya naman maki-hashtag na sa tamang hinala sa pie para mabasa namin ang mga comments ninyo. And syempre, maki-join na din sa live imbestigahan. Punta na sa YouTube channel ng Pie o sa chatbox sa pie.com.ph. Sa mga bago pa lang na nakatutok dito sa Pie, simpleng-simple lang ang kailangan yung gawin para magkaroon ng ekstrang pera. Palakasan na ng kutob. Dahil ang tamang hinala nyo ang makakapagbigay sa inyo ng pabuya. Abangan ang mga tanong ko mamaya na konektado sa mga ebidensya at sa salarin. At bilang reward sa tamang hinala skills ninyo, 10 ang may pabuyang 500 pesos. 5 ang may reward na 1,000 pesos. At 2 naman ang may reward na 2,500 pesos. Let's keep it going, mga katropay. Kaya sa mga bagong nakatutok at nakikiimbestiga, pumunta na sa pie.com.ph, mag-register at kumplituhin na ang profile para magkaroon na kayo ng chance manalo ng mga pa-premyo. Nakisali ka na sa imbestigasyon, pindot finalo ka pa. Alam nyo, subukan na natin agad-agad ang tamang hinala sa news ninyo ngayong gabi. May ibibigay akong tanong at sa lahat ng makakapindot ng tamang sagot, 10 ang mapipili by a randomizer na mananalo ng 500 pesos. Narito na ang tanong. Ayon sa kaso, saan nilagay ng salarin ang bato? A. Bulsa. B. Bag. C. Sa puso. Or D. Hindi sinabi. Pinalo ang may tamang hinala. Kaya naman 1 minute timer starts now. Maghinala na. Oo. Alam nyo, nung mga high school ako, naaalala ko talaga lahat ng mga moments. Ang dami kong tropa na hanggang ngayon nakakausap ko. And guys, alam niyo yung pag-floor wax, lahat yan naranasan namin. Yung naglilinis as cleaners. Ay, Diyos ko! Minsan ko na rin pong tinakasan yan. Charot. Ayun, tapos napagalitan ako kinabukasan, of course. So, huwag niyo pong gagawin yun. Hindi dapat tinutularan yung mga katropay. Tapos, lagi kami tumatambay sa kantin. So, may rice kami nun. 15 pesos lang yun. Busog ka na. Kakaiba na talaga ngayon. Ngayon, super expensive na kasi ng mga kaganapan. Pero, ayun na nga. Eto sa paglagay ng mga kung ano-ano, gagaya ng bato, nagawa ko na rin yan, guys. Kaya naman, last 7 seconds, mga katropa, cast in your votes. Dahil, ay, may pa-premyo kayo dito. Hands up! Maraming salamat sa lahat ng nakipindot. Pero oras na para i-reveal kung tama ba ang hinala ninyo. Sa tanong na, saan nilagay ng salarin ang bato? Baka nilunok niya. Ang tamang sagot ay... sa bag! Oo, ayan na nga. Congratulations sa mga nakakuha ng tamang sagot. Sa mga nakahula nga ng tamang hinala, pindutin ang yes para makasali sa raffle. 10 ang mapipili by a randomizer mula sa lahat ng nakapagbigay ng tamang sagot. Ayan. At ang mga pangalan ng nanalo ay i-announce natin maya-maya. Nako, kung bago ka pa lang na nakikisagot at hindi ka nakatama sa una mong hinala itong unang round natin, don't worry dahil meron pa akong 2 tanong mamaya. Kaya tumutok lang at makiimbestiga. Dahil sa aming pagbabalik, 5 lucky katropay naman ang bibigyan ng pabuyang 1,000 pesos. Sa pagbabalik lang yan ng tamang hinala.